Hello mga kachika! Gerald Anderson dumadalaw sa bagong bahay ni Julia Barreto nitong lockdown. Tunghayan natin ang buong kaganapan sa video na ito. Pinagdugtong-dugtong ng netizens ang isang upload sa YouTube kung saan may isang long hair na girl sa resort ni Gerald Anderson sa Zambales. Matagal nang nasa Zambales ang actor base sa kanyang mga post at ang analysis, si Julia Barreto ang nasabing girl na may mahabang buhok. Bukod kasi doon, same daw ang headboard na nasa photo ni na Gerald at Julia na lumutang din sa social media. Lately nga ay nasa resort din si Julia sa mga in-interview niyang virtually. Ganon din si Gerald na panay ang upload ng photos ng pag-aari niyang beach resort. Actually, hindi ito ang unang kwento na di umanoy, hindi naman talaga naghiwalay sina Gerald and Julia ayon sa isang may alam ng chika. In fact, dumadalaw nga rin daw si Gerald sa bagong bahay ni Julia nitong lockdown ayon sa isang reliable source. Maaalalang may hirit si Julia na meron siyang love life ngayon pero gusto raw niyang protektahan. Lalo pa at may caption si Julia na, "I'd give you my sunshine, give you my best, but the rain is always gonna come if you're standing with me." Baka nga raw ito ang rason kaya nung minsan ay nabuhay ang issue ng ghosting kay Bea Alonso. Maalalang recently lang ay nagsalita si Bea ng being ghosted is the most painful thing a woman can go through. But it could be the most empowering and most beautiful thing that could also happen to a woman. Sabi na kapamilya actress sa Instagram live session 4 weeks ago. Because you pick up the pieces and when you pick up the pieces, you discover so much about yourself. Dagdag ni Bea na umamin nga noon na nabiktima siya ng ghosting ng ex niyang si Gerald. Sa isang online interview din ay sinabi ni Bea na pinakamasakit na breakup niya ang sa kanila ni Gerald. "Siguro the last one that happened to me without any reason why. I don't even know what I did. I feel like it was unfair because kung may mali ako, sana may tama ko. Yung parang feeling ko, it's just having no respect for the relationship. Siguro yun yung pinakamasakit. I think it's not just the ghosting part, that's painful. I think it's the chapter leading to that." Sabi niya pa sa interview ng TV writer na si G3 San Diego, na bagamat sinabi niya na nakamove on na siya, pero malinaw pa sa alaala niya ang mga pangyayari. Nabanggit niya rin na hindi lang siya ghosted sa nasabing pangyayari, kundi nag-gaslight din siya. "I was gaslighted. I felt like garbage. I feel like I was worthless, so I guess yun yung resentment ko, more than just the ghosting part." Banggit pa ng mahusay na actress sa nasabing interview. May property din sa Zambales si Bea at maalaalang nabanggit niya na doon na lockdown ang kanyang pamilya habang siya ay nandito sa Manila. So hindi naman siguro magkatabi ang property ng mag-ex na sina Gerald and Bea sa Zambales. By the way, wala pang sinasabi si Bea kung plano niyang tumanggap ng trabaho sa ibang network dahil sinabi niya noon na fake news ang issue na may offer siya sa TV5 at may chance siyang mapanood doon. Sina Gerald and Julia ay may digital project sa ABS-CBN at umeere pa ang A Shoulder's Heart na pinagbibidahan ng aktor. Maugong na maugong ang balita sa sinasabing magkasama raw sina Julia at Gerald sa Zambales. Posible kayang totoo ito? Ano kayang masasabi dito ni Bea? Mga kachika, anong masasabi nyo dito? Kung kayo ay di pa nakapag-subscribe sa channel ko, maaaring mag-subscribe and hit my notification bell para maging updated kayo sa next chika ko. Salamat sa patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito ang inyong Showbiz Chika Dora. Paalam!